Noong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin yung Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD Awareness Week. Ang layunin nito, palawakin ang ating kaalaman tungkol sa sakit na ito. Maraming tao ang dumaranas ng ganitong karamdaman, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa buong mundo. Kaya nararapat lamang na maunawaan natin ng lubusan kung paano tayo makakaiwas sa ganitong klaseng sakit. Number one dyan, yung pagtigil ng paninigarilyo. Isang pinagpalang umaga mga kapuso, ito po si Aurelio Mercado. Muli kayong manood sa ating programa na subok na sa paghahatid ng serbisyo medikal mula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Sigmoid Cancer Stage 2. Gaano ba kadelikado ang sakit na ito? Para sa ilan, sakit raw ng mayaman ng cancer dahil mahal ang gamutan sa ganitong klase ng karamdaman. Pero sabi nga nila, ang sakit ay walang pinipiling estado ng buhay. Mayaman man o mahirap, pwede magkaroon tayo ng ganitong klase ng sakit. Iyan ang kasong idinulog sa ating tanggapan ni Vilma Embase. Paano nga ba nilalabanan sa araw-araw ang kalbaryo ng kanyang buhay? Ano kaya ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para labanan ang kanyang sakit? Tunghayan natin ang kwento niya. Mayo ng kasalukuyang taon, na-confine sa QMMC ang 45 years old na si Vilma Embase. Dahil sa matinding pananakit na kanyang tiyan, dagdag pa rito yung pagkakaroon niya ng bahid ng dugo sa kanyang ihi. Kaya naman, hindi na sila nagdalawang isip na ipasuri sa doktor ang kanyang sitwasyon. Nagpunta po kami emergency, tapos sineka po ako ng doktor na diagnose po na UTI. Pinauwi po ako. Pagdating ko po sa bahay, masakit pa rin po, hindi ko po mainom yung niresetang gamot kasi po hindi na po tinatanggap ng tiyan ko. Nagsusuka na po ako. Kaya po pagdating po ng asawa ko, sabi niya, bumalik po kami sa hospital. I-admit daw po ako ulit. Kasi medyo po lumaki yung tiyan ko eh. Hindi alintana ni Vilma at inakala niya na simpleng pananakit lamang ng tiyan ang kanyang delikadong sakit. Ang sabi po ng doktor, kailangan pong operahan kagad kasi po kailangan pong tanggalin yung bukol na yon dahil po cancerous daw po. Tinanong po ako ng doktor kung may nararamdaman ako. Ang sabi ko po wala po. Isang beses lang pong sumakit at na isip ko po na yung dumi ko po lumiliit. Ayon po doon sa biopsy, ano po, sigmoid cancer, stage 2. Nabigla po ako kasi hindi ko na po akalain na ganun po yung sakit ko dahil wala naman po akong nararamdaman eh. Isang sakit lang po yun eh. Akala ko nga po dysmenorrhea lang. Hindi ko po akalain na ganun po talaga yung sakit ko. Sa mga pagsusuring ginawa kay Vilma, may nakita mga doktor na bukol na kinakailangang operahan kaagad para matanggal ang naturang tumor. Ang sabi po ng doktor, yung tinanggal nila, natanggal po yung bukol, tapos yung bituka ko po, sinobrahan po nila yung hiwa para daw po kung sakasakaling may cancer pa yung natira, hindi po siya maaano yung bituka ko, hindi na siya mahahawa. Kasalukuyang sumasailalim si Vilma sa radiation therapy.
Ito'y para sunugin ang mga natitirang cancer cells sa mga naaapekto ang bahagi ng kanyang katawan. Ito rin ay para hindi kumalat ang kanyang cancer. Araw-araw po akong dumadaan sa radiation. Ang isang araw ko po ay 2,000 a day. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kalbaryo ni Vilma. Pagkatapos kasi ng kanyang radiation therapy, kinakailangan din na sumailalim siya sa chemotherapy. Ito'y para sa tuluyan niyang paggaling. Tanging sa Panginoon na lamang siya humuhugot ng lakas ng loob, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Noong una po, hindi ko po kaya tanggapin. Pero nung ano ko po yung mga anak ko, kasi mga bata pa po sila, medyo nalungkot po ako kasi bata pa nga po yung mga anak ko, walang mag-aalaga. Hindi madali ang pinagdaraanan ni Vilma at lalong hindi madali na magkaroon ng sigmoid cancer stage 2. Pero patuloy pa rin na lumalaban si Vilma para lamang sa kanyang pamilya. Nananawagan po ako sa inyo na sa konting tulong po dahil po sa aking radiation at sa chemotherapy at sa ito pong colostomy bag na ginagamit ko po. Malaking halaga pa po ang kakailanganin para sa aking pagpapagaling. Sana po matulungan niyo po ako para po mabuhay pa po ako na matagal. Para po sa aking mga pamilya. Maraming salamat po. Mahal ang gastusin sa pagpapakimotherapy. Lalo na kung walang pagkukurang na malaking halaga, katulad ni Vilma sa kanyang pagpapagamot. Simpleng empleyado lang kasi ang kanyang asawa na si Henry at halos sapat lamang ang kanyang kinikita para sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi na kaya yung pagpapagamot. Ano man tulong na may bibigay po ninyo para sa kanya ay napakalaking bagay. Sana matulungan siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Ito ay isang cancer sa malaking bituka na nasa ibaba o panghuling bahagi ng ating digestive system. Kadalasan nagsisimula ito sa panloob na balot o lining ng malaking bituka na nagkakaroon ng tumor o bukol at siyang nagiging dahilan ng pagbara sa daanan ng dumi. Karaniwan nagsisimula ito sa pagkakaroon ng maliit na polyp. Ito ay para maliit na butlig sa loob ng malaking bituka na kinalalaunan ay nagiging cancerous. Kadalasan nararanasan ng mga tao meron sigmoid cancer ay ang pagkakaroon ng diarrhea o kaya constipation. Gayon din ang pagkakaroon ng mga bahid ng dugo sa pagdumi. Matinding pananakit ng tiyan lalo na sa pagdumi. Hindi may paliwanag na anemia o pagkakakulang ng dugo. Panghihina at pagkahapo ang ilan lamang sa mga sintomas ng sigmoid cancer. Ang pangunahing lunas ng sigmoid cancer ay operasyon o surgery, kung saan ang bahagi ng bituka na apektado, gayon din ang mga kulani ay tinatanggal. Sumasailalim din sa radiation therapy o chemotherapy ang tao merong ganitong uri ng cancer. Ito ay para hindi na dumami ang mga naapekto ang bahagi ng katawan ng naturang cancer. Sa murang edad, naranasan na ni Chris Chan ang sakit ng tusok ng karayom. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi napakaraming beses pag dinadala siya ng kanyang ina sa ospital para ipagamot. Na-diagnose kasi si Chris na merong acute lymphocytic leukemia. Ito'y isang uri ng sakit sa dugo, cancer of the blood, na hindi biro ang pinagdaraanan ni Chris Chan. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Nang
dito sa Barangay San Jose Antipolo, natagpuan ng aming team ang tahanan nila Chris San Pensocas, 4 taong gulang ang batang ito. Si Chris San ay bunso sa dalawang anak ni Natricia May Mardo at ang kanya ka-living partner na si John Raynan Pensocas na na-diagnose naman ang bata na mayroong acute lymphocytic leukemia. Ay nung nagbuntis po ako sa kanya, 2 beses lang po ako nagpa-check up nun, yung sa anti-tetanus lang po. Tapos hindi na po yun nasundan. Hanggang sa nanganak po ako, yung okay naman po. Tapos nung mga 1 taon na po siya, parang nakikita ko na po yung lakad niya po, parang ikang-ikang na po yun. Hindi na po diretso yung lakad niya. Tapos nung nag-2 taon po siya, nung nadapa po siya nun, hindi na po siya nakatayo, yung hindi na po siya makapaglakad. Dahil sa sobrang taas ng lagnat ni Chris San at patuloy na pagbaba ng kanyang blood platelets, inakala na dengue ang sakit ni Chris San. Tumagal sila ng halos 1 buwan sa ospital ngunit hindi pa rin tumataas ang kanyang blood platelets at ang kanyang lagnat ay mataas pa rin. Tapos nung 1 month na po kami doon, bagsak pa rin po yung platelet niya. Tapos ganun pa rin po, may lagnat pa rin po siya, pinalabas po kami. Mga after 3 days po, nandito po kami sa bahay noon. Yung sabi po ng anak ko, masakit po yung mga katawan niya po. Pagka hinawakan po siya, sumisigaw po siya sa sakit. Kinakitaan din siya ng mga basa sa katawan. Nagkaroon din siya ng 2 malalaking kulani. Kaya naman isang BMA o bone marrow aspiration ang ginawa kay Chris San. Ito'y para malaman ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. Nagsalin po kagad kami ng dugo, ng platelet po. Kasi kung hindi daw po naagapan yun, pwede pong mamatay yung anak ko. August 5 po kami pumunta ng National Children's po. Tapos, noong August 12 po, lumabas po yung resulta ng BMA. Yun nga po yung ALL po. Acute lymphocytic leukemia po. Kinailangan din na dumaan si Chris San sa chemotherapy bagamat may kamahalan kada session nito. Umaabot ng halos 27,000 pesos hanggang 47,000 pesos. Hindi nagdalawang isip si Natricia May para malunasan ang karamdaman ng kanyang anak. Ang sinabi po sa amin, kung ikikimo naman po yung bata, gagaling naman po. Tapos yung sinabi ko po sa kanila na kung pwede po ngayon na dok, ikimo nyo na po, ikimo nyo na. Tapos yun po, inumpisa na po nila nung gabi po, sinalangan na po agad nila ng chemotherapy na gamot po. Masakit man sa kalooban na makita na nagdurusa ang kanilang anak sa bawat tusok ng karayom, pinipilit pa rin ang kanyang mga magulang na maging matatag para tuluyang gumaling ang kanilang anak. Minsan po, nagmamakaawa na siya sa akin na ayaw niya na daw pong bumalik ng ospital. Sinasabi ko na lang po sa kanya na may party doon, tapos pagka nagpatuso kami, gagaling po siya, tapos bibigyan po siya ng mga laruan. Yun lang po yung sinasabi namin sa kanya. Para po hindi siya umiyak, kasi minsan nagmamakaawa na siya sa likod po, sa gitna. Doon po tinutusok. Tapos ang BMA naman po sa balakang. Sa araw-araw na kalbaryong hinaharap ni Chris San, patuloy na umaasa sila, lalo na si Tricia May, na tuluyang gagaling ang kanyang bunsong anak. Nananawagan po ako sa mga makakapanood po nito na yung sa gamot po ng anak ko, dahil hindi po namin kakayanin yun, na yung wala na po kasi dito sa Pilipinas yung gamot na yun. Kaya po sana may makapanood po sa ibang bansa po na may tumulong po sa amin para po sa anak ko. Maraming salamat po. Kasalukuyan sumasailalim sa chemotherapy si Chris San. Pero hindi pa dito natatapos ang kanyang kalbaryo. Kinakailangan kasi yan ng malaking halaga. Ito ay para sa pagpapatuloy ng kanyang treatment, kasama na riyan yung gamot para tuluyang bumuti ang kanyang kalagayan. Sana ay matulungan natin si Chris San. Ang acute lymphocytic leukemia ay isa sa 4 uri ng leukemia o cancer sa dugo na nakakaapekto sa lymphoid cells o lymphocytes sa dugo. Ito ang bahagi ng dugo na responsable sa paglaban sa mga karamdaman.
Karaniwan na apektuhan ito ang mga bata na sa edad na 2 taong gulang hanggang 5 taong gulang. Hindi pa natitiyak ang mga dalubhasa ang eksaktong sanhi ng pagkakaroon ng acute lymphocytic leukemia. Lumilitaw na maaaring dahilan nito ay yung pinagsamang genetic at environmental factors. Karaniwan sintomas ito ay pananakit ng mga buto, madalas na pagkahapo, panghihina, pagbaba ng timbang, pagkakaroon ng pamamaga ng kulani, mataas na lagnat at panginginig. Kinakakitaan din ang madalas na pagdurugo sa ilong at pagkakaroon ng mga pasa sa katawan ang sinumang dumaranas ng acute lymphocytic leukemia. Ang karaniwang lunas para sa ganitong klase ng leukemia ay chemotherapy. Ito ang pinakamabisang gamot kung saan gumagamit ang mga chemical sa mga gamot para sa pagpatay ng mga leukemia cells. Mayroon ding radiation therapy kung saan sinusunog ang mga cancer cells para hindi na ito kumalat. At ang iba naman ay sumasailalim sa tinatawag na stem cell transplant kung saan ang iyong bone marrow na meron sakit ay pinapalitan ng mas malusog na bone marrow. Nag-iisang anak ni na Yolanda at Nelson ang ngayon 1 taon at 7 buwan na si Prince Johans. Normal naman yung bata at hindi naman kinakitaan ng anumang abnormality mula nang ipinanganak ito. Subalit sa isang iglap, parang nagbago yung kondisyon ng kanilang anak. Bigla na lamang nilagnat, nagsimulang manghina ang batang si Prince Johans. Nang ipasuri nila ang kanilang anak, na-diagnose ito na meron siyang global developmental delay secondary to muscular dystrophy. Paano nga ba at saan nang galing ang sakit ni Prince Johan? Panoorin natin ang kanyang kwento. Masigla, aktibo at bibong bata, ganito raw si Prince Johans Abinoha bago siya dapuan ng kanyang karamdaman. Nung pinanganak ko po siya, okay naman po nung lumabas siya. Ngayon po nung 1 and 7 months po niya, pinalaga ko po siya. Ngayon nung pag-uwi ko po, pagkuha ko siya nung hapon, bigla na lang pong nawala ng lupay-pay po. Kaya natakot po ako, dinala ko po sa ospital. Dahil sa bigla ang panghihina at pagkakasakit ni Prince Johan, napilitan tumigil sa pagtatrabaho ang kanyang ina na si Yolanda bilang isang street sweeper para lalo maalagaan ang kanyang anak. Nung kinarga ko po yung anak ko, pag tayo ko po sa kanya, hindi na po siya tumatayo, parang nakaupo na lang po siya. Tapos nung natakot na po ako, dinala ko po siya sa may hospital ng Antipolo po. Ngayon po, kinuhanan po siya ng ihi at saka dugo. Okay naman daw po yung dugo, yung ihi lang daw po, may infection daw po. Ngayon po, inirestahan po kami ng gamot na antibiotic. Nung nirestahan po kami ng antibiotic, inuwi ko na po siya. Tapos nung pagkalipas ng 7 araw po, hindi pa po gumagaling. Ngayon, dinala ko na po siya sa National Children's Hospital. Nang ipa-check up ni Yolanda ang kanyang anak na si Prince Johan sa National Children's Hospital, dito ginawa ang mga pagsusuri para malaman ang tunay na sanhi ng kalagayan ng kanyang anak. Kinuhaan po siya ng MRI, tapos kinuhaan po ng sa likod na tubig, tapos inanuhan po sa to the echo sa puso, wala nang pong nakuha. Nagtataka po ako bakit wala po lahat, sabi kong ganyan sa kanila. Tapos ngayon, pinapagawa po sa amin ng laboratory ng EMG-NCB para daw po malaman kung saan po daw nanggagaling yung sakit niya. Na-diagnose si Prince Johan na mayroong global developmental delay secondary to muscular dystrophy. Ito ay isang sakit na sanhi ng mga abnormalidad sa kanyang genes na nagiging dahilan ng pagiging marupok o mahina ang kanyang katawan at nagkakaroon ng pinsala sa kalamnan at sa buto na kumukontrol sa kanyang pagkilos.
Kung dati-dati nakapaglalakad si Prince Johan, ngayon ay tila nawalan siya ng lakas. Mula nung August 27 po, hindi na po normal ang ano ng anak ko. Hindi na po siya nakakalakad. At saka ano po, dati po hindi pa nagsasalita. Ngayon po, konti-konti po siyang nagsasalita at umupo. Kaso nga lang po, natutumba po siya. Parang magalaw po ang mga ano niya, ulo niya. Tapos biglang natutumba po siya. Bakit po daw nagkaganyan ang anak namin? Kasi nakakalakad na po yan eh. Biglaan pong nagganyan. Kaya naawa po kami sa anak namin. Kaya po humingi po ako ng tulong. Ang laboratory procedure na kinakailangan ni Prince Johan para sa kanyang tuloy-tuloy na gamutan ay hindi kayang tustusan ang mag-asawang Yolanda at Nelson. Dagdag pa rito, nagkabaon-baon na raw sila sa utang sa ospital dahil sa sakit ng kanyang anak. Kapag nagawa na po yung laboratory, babalik po ako sa National po para malaman po kung saan nanggagaling po yung sakit niya. Humihingi po ako ng tulong para sa aking anak sa laboratory niya po kasi po malaki pong halaga ang kakailanganin para po sa anak ko. Sana po matulungan niyo po ako para po makalakad na po ang aking anak para malaman ko na po ang sakit niya. Maraming salamat po sa kapwa mahal ko at sa SM Foundation. Maraming salamat po. Kinakailangan sumailalim si Prince Johan sa yung tinatawag na EMG-NCV procedure. Ito ay nakakahalaga ng 5,000 piso. Meron din kailangang urine metabolic analysis profile. Meron daw organic acids ang kinakailangan suriin. Aabot daw ito ng mahigit na 17,700. 17,700 piso. Ito ay para lamang sa mga diagnostic procedures. Itong diagnostic procedures naman, kinakailangan ito para malaman kung paano gagamutin si Prince Johans. Mahalagang magawa itong mga treatment na ito at diagnostic procedures sa lalong madaling panahon. Tulungan natin sila. Isa sa mga sangay ng SM Group of Companies ay ang SM Foundation. Katunayan, ilan lamang sa mga proyekto nito ang community development programs katulad ng Immediate Disaster Response o Operation Tulong Express. Dito na ipararating ang agarang serbisyo para sa mga nasa salanta ng kalamidad. Kabalikat sa kabuhayan. Dito tinuturuan ang ating mga kababayan kung paano mas mapapangalagaan nila ang kanilang mga pananim at mga gamit pangkabuhayan. Nariyan din ang scholarship program na siya nagbibigay ng daan sa mga kabataan na nagsisitapos ng high school. Ito ay para makatungtong sila sa kolehiyo. Hindi pa uhuli ang health and medical programs. Layon nito, mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng medical and dental missions na umiikot sa buong bansa. Kasama na rin dyan ang pagpapaganda at pagsasaayos ng mga health centers sa buong kapuluan. Mission din ng SM Foundation na matulungan ang mga pasyente ng kapwa ko mahal ko na nagnanais gumaling sa kanilang mga karamdaman. Isa rito si Dennis Gadi. Maraming salamat po sa SM Foundation, kay Mr. Henry C. Kulang po yung salitang salamat para po mailarawan kung gaano nila ako pinasaya, gaano nila ako binigyan ng bagong pag-asa sa buhay. Ang lahat ng mga pangangailangan yan ay tinutugunan ng SM Foundation. Tunay natin mapadarama ang pagmamahal sa kapwa, lalo na sa may mga karamdaman. Sa simpleng paraan, ito ay pagtulong at pagmamalasakit. Dahil sa bawat tulong na ating may babahagi, napakalaking pagbabago sa kanilang buhay ang naghihintay. Kung meron kayong mungkahi o katanungan, maaari itong makaabot sa amin sa pamamagitan ng aming official website, Facebook page at email. Kung nais po ninyong makibahagi para sa mga pasyente na napanood nyo sa araw na ito, maaari kayong bumisita sa aming tanggapan o dili kaya mag-donate sa pamamagitan ng internet. Ang gagamitin po ninyo ay ang ating YouShare. Mabilis po ang paraan na ito.
sa inyong mobile phone o computer, bisitahin lamang ang aming website at i-click ang U-Share. Ang Kapwa Comalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula sa mga awit, Kabanata 34, talata 4 at talata 5. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan, at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Sa ngalan ng Kapwa ko, Mahal ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Goson, ang aking katuwang, si Connie Angeles, ito po si Orly Mercado, nagsasabing higit ang ating pasasalamat sa lahat ng mga individual, ahensya at organisasyon na kasama natin naghahatid ng serbisyo medikal, lalong-lalo na sa SM Foundation. Lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat at magkita tayo sa Sabado.